Hi guys, usapang investment scam naman tayo ngayon. Bago nyo i-invest yung mga pinaghirapang pera ninyo sa mga investment na inaalok sa inyo, panoorin nyo muna ito. Para makaiwas sa mga investment scam na sumasakay sa popularidad ng cryptocurrencies, may mga palatandaan o red flags na hindi dapat ipagsawalang pansin. Una, ang kumpanya ay hindi rehistrado, hindi kilala ang mga nagpapalakad rito at wala itong mga pisikal na tanggapan. Matalino din itong mga scammer na ito, hindi nagpapakilala para iwas kulong. Nakita niyo yung sa Regin? Nakulong ng panghabang buhay kasi kilala sila, no? At nahuli. Eh paano yung hindi kilala ang mastermind ng scam? Yung makukulong, yung... Sino lang yung kilala? E di yung mga promoter. Hi guys! Usapang investment scam na naman tayo. Ito na ang pangalawang red flag ng isang investment scam. Pakinggan nyong mabuti guys. Pangalawa, sinasamantala nila ang kawalan mo ng sapat na kaalaman sa mga bagong konsepto o innovations gaya ng blockchain technology, smart contracts at cryptocurrency. Ginagamit nila ang mga ito para magjanghingi at ang mga pinapangakong kita na too good to be true. Ang kumpanya na di umano'y nag-trade ng cryptocurrency ay magbabayad sa una ng high returns upang makaakit ng mas maraming mga mag-invest hanggang lumaganap ito. Padama o patikim lang ito kumbaga. Oh, ayan guys, gumagamit ng cryptocurrency ang mga scammer. Binibigyan kayo ng malaking kita para makahikayat pa kayo ng mas marami pa. Hi guys! Usapang investment scam na naman tayo. Meron kasi akong nakita. Ito. Ito na yung ikatatlong red flag ng investment scam guys. Panoorin nyo ito. Pangatlo, laging late ang payout. O pagdating sa araw ng payout, karaniwang hihilingin ng kumpanya na huwag mo munang ilabas ang kinita mo at i-reinvest o rollover mo muna ito para mas malaki ang matatanggap mo sa susunod. Para mapigilan ang investor na ma-withdraw ang investment o ang ipinapangakong kita, susubukan din ng mga scammer na ito na i-minimize ang withdrawal sa pamamagitan ng pag-alok ng mga bagong plano sa investors kung saan kailangan munang i-freeze o huwag galawin ang kanilang pera sa mas mahabang panahon kapalit ang higher returns. Guys! Dumating na yung kinakatakutan ko, guys! Yung unang hinala ko na phishing yung website nila, ilumakas, guys! Lumakas yung hinala ko. Kasi ngayon, hindi lang GCash yung target nila. Ngayon, kasali na ang bangko. Nabasa ko, guys, na idadagdag nila sa mode of payment nila ang Banco de Oro, Universal Bank. Oh my God, nakakatakot. Kung fake yung website nila, kinopya lang doon sa original, malamang gagamitin yan sa phishing. Alam nyo naman yung phishing. Kukunin nila ang password ng banko mo at iti-take over yan nila. Matakot na kayo. Kaya guys, ingat kayo guys. Tiba-tiba na yung scammer sa investment scam. Tiba-tiba rin sila sa mahahack nilang bank account nyo. Oh my God, matakot na kayo guys.